guys, welcome back to my channel. Nagbabalik na naman ako para sa bagong video na gagawin natin ngayon. At ito ay ang NAND gate on breadboard. So, kung naalala nyo, ang ginawa natin last ay AND gate. Ngayon naman NAND gate. Ibig sabihin, not AND naman. Ang output na kalalabasan dapat nito ay yung mga kabaliktaran na nakuha natin doon sa AND gate. Dahil itong NAND gate ay ano siya, false output yung pinoproduce niya. So, kung ang nakuha natin sa AND gate ay 0, ang makukuha naman natin dito ay 1 dapat. So, dapat ang, kapag ang input natin ay puro high, dapat ang output naman natin ay magiging low. So, tingnan na natin kung ganun nga yung mangyayari. So, yun guys, maglalagay na tayo ng mga components natin dito sa ating breadboard. So, ayan, nakikita nyo ito. May mga components natin dito. Yung ating IC, yung resistor, LED, mga tile switch input. Tapos, meron din tayo mga solid wire. So, ayan, for connection yun. At ngayon, magsa-start na tayo. Siyempre, ang unahin nating ilagay ay ang 74LS00 ang ating NAND gate. So, lalagay natin siya dito. Ayan. Ang nagsilalagay natin ay ang input natin na toggle switch. So, ikakabit na natin siya dito sa ating breadboard. So, pin 1 para sa ating input 1 at pin 2 naman para sa ating input 2. Ayan. Tapos, ang next na ilalagay natin ngayon ay ang resistor at saka yung ating output na LED. So, ibutin na natin siya dito. Ayan. Tapos, ang ilalagay natin na next dito ay ang connection for VCC sa positive line. Tapos, yung ating ground naman sa negative line. Ibutin na natin siya dito. Ayan, makikita nyo. Ang next naman natin ay ilalagay syempre ang connection ng ating negative pin ng LED natin. Iko-connect natin siya sa ground. Ayan. Ito yung magiging circuit natin para sa ating NAND gate. So, ititingnan na natin siya kung totoo nga na may invert niya yung mga input na nakuha natin noon sa AND gate. So, ang mga input natin ngayon ay naka-high, so dapat ang output na malalabas dito ay low. So, i-ano na natin siya. Kasi diba, high times high is equal to high. So, pag in-invert, magiging low. So, ayan. Ayan, ito nyo. Hindi siya umilaw. So, ang 1 times 0 is equal to 0. So, kapag in-invert nun, magiging 1. So, kapag nag-high tayo dito ng isa nating input, ang lalabas na output dapat ay high. So, natin. Ayan, umilaw siya. So, tatry naman natin siya kapag itong kabilang input naman niya ang ating i-high. So, i-high muna natin. Ayan. So, tama yung ano na, tama yung nasa truth table natin. So, pagka pareho naman naka-low yung input natin, dapat tsaka siya mag-high. Kasi, 0 times 0 is equal to 0 kapag in-invert magiging high. So, ayan. So, ito yung ating magiging output para sa ating dalawang low na input. So, ayan. Ang gagawin naman natin ngayon ay ang ibay natin yung IC na gagamitin natin. Ang gagamitin natin ay NAND gate tsaka yung AND gate. Kasi yung NAND gate, diba, not AND rin siya. So, tignan natin kung pareho yung output na lalabas niya kapag yung IC pinalitan natin. So, ayun guys, natanggal ko na yung ating NAND gate na IC. So,
ito na yung ating not gate at ito naman yung ating and gate. So, ikakabit na natin siya. So, base sa forma ng ating mga IC, mauuna ang and gate bago ang not gate. Kasi diba yung symbol ng ating logic gate na NAND gate ay nasa dulo ng kanyang symbol yung inverter or yung bubble. Ayan, nakita nyo naman yung bubble niya. Diba? Nasa dulo. So, dapat mauuna talaga yung AND gate. So, ilagay na natin yung AND gate ang 74LS08. Dito natin siya ilalagay sa pwesto ng NAND gate kanina. Ayan. Ito siya, guys. Ito. So, ang tinanggal ko lang dito sa ating connection ay itong negative. So, isunod na natin ay ang ating NAND gate na IC. Ayan. Pakabit na siya. Ayan. Ganyan yung magiging ayos niya. So, i-adjust natin itong LED. Resistor tsaka yung connection ng LED natin. Bali, kukuha tayo na sa pang-connection para sa output ng NAND gate. Ilalagay natin siya sa input ng NAND gate. Para mag-connect siya. Tapos, doon natin ilalagay ngayon yung ating resistor. Doon natin i-connect. Tapos, itong ating LED at yung ating connection, syempre. So, kabit na natin siya. Tapos, LED. At yung connection. So, ayan siya guys, yung ito, yung negative line ng ating breadboard, nakakonect sa negative pin ng ating LED. So, para bago natin i-connect itong ating power supply, syempre lalagyan muna natin ng connection yung ating VCC ng NAND gate natin, tapos yung ground ng ating NAND gate din. So, yung pin number 7 at pin number 14. So, ilagay na natin siya para makompleto na yung ating circuit. So, ayan siya guys. Ito yung connection natin para sa negative pin ng ating LED. I-connect natin siya sa may ground. So, ayan siya. So, para ma-umpleto na yung ating circuit, i-connect na natin yung pin number 14 at pin number 7 ng NAND gate natin sa VCC tsaka sa may ground. So, ikabit na muna natin yung VCC natin, yung pin number 14 natin sa positive line. Tapos, yung ground natin sa negative line, yung pin number 7. So, ayan siya. Ganyan yung magiging ayos niya. So, itatry na natin siya. Kung naalala niyo, di ba, ang output na nakuha natin kanina sa ating mga input na naka-low ay high dahil 0 times 0 is equal to 0. Pag i-invert, magiging 1. So, pag isinaksa ko dapat itong ating negative na power supply, negative sa power supply natin, dapat ilaw yung ating output. So, tingnan natin. Ayan, umilaw siya, di ba? Kita niyo umilaw. So, pag naghaya ko ng isang input natin, ibig sabihin 0 times 1 is equal to 0. Pag in-invert, magiging 1. So, dapat naka-high pa rin yung ating output. So, tingnan natin. Ayan, di ba? Kita niyo naman, naka-high pa rin siya. So, tatry naman natin siya sa kabila nating input. I-ano naman natin ito, i-high natin. Ayan, naka-high pa din siya. So, dapat kapag ang input natin ay parehong nating hinay, dapat naman ang output na lalabasan natin ay magiging low dahil 1 times 1 is equal to 1. Kapag in-invert ay magiging 0. So, pag hinay ko to dapat mamamatay yung output natin. Ayan, nakita nyo namatay. So, ayan guys, ito yung ating connection para sa NAND gate tsaka sa AND gate. So, ano pa rin siya, NAND gate pa rin siya. Kasi not and. So, ayun guys. Sana may natutunan kayo sa video ko for today. So, abangan nyo yung mga susunod ko pang video. Maraming salamat sa panonood at sa pakikinig.